to the words of the Lord. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating dakilang Panginoon. Lord Jesus, we thank you, we love you, we praise you. We appreciate, Lord, everything, God, in the good times and in the bad times, we always lift up your name. We always magnify, glorify your name. Jesus Christ, thank you for your words tonight. Thank you for our viewers, our listeners. And thank you, Lord, as we share this gospel to them na yung bubuksan ang kailang makaisipan. Lord, open their minds and their hearts, Lord, na wala pong mag-ahadlang sa kailang kaligtasan na mabubuksan, Panginoon, ang kailang kaunawaan. Thank you, Lord Jesus, tonight as you bless also our viewers and our listeners, Lord. And to God be all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Jesus Christ. Amen. Dahil ang ating tinuturo, mga kapatid, ay naging international po ito. Ang dami po nating mababasa na ito ay dito kami, Pastor, sa gaya kanina sa Texas. Meron, mga kapatid, na galing doon. Meron tayo sa Hong Kong, Pastor Nilo, at mga kapatiran doon. You can share this to your unbelieving loved ones. Yes, and then meron tayong mapad sa Malaysia, meron tayong mapad sa Singapore, meron tayong mapad sa China, sa Beijing. Oh, praise God, meron tayong Canada, meron tayong mga kapatid sa iba't ibang lugar. Amen. Kay Pastor Alin pala, nakikita natin, oh, Pastor Alin diyan sa Palau. Amen. Nung nakaisang araw ba yun na nagkausap tayo o kahapon? Okay, the Lord bless you. Amen. Sa gawain natin dyan sa Palau. Praise the Lord. So, let's come to the words of the Lord tonight. In 1 Timothy chapter 3, verse 16, dito tayo magbubukas, mga kapatid, no? Sa 1 Timothy chapter 3, 16, sa atin po, sa mga one God believer, napakaganda ito para sa atin at sa lahat na nagbabasa salita ng ating Panginoong Kristo. Sabi po dito sa English, mga kapatid, babasahin ko rin sa Tagalog mamaya. Dito muna tayo sa King James Version and then susundan natin yan sa Amplified and then sa Tagalog. Dito po ang pagkasabi, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Yan po ang sa King James, mga kapatid. Then dito tayo sa Amplified. Tingnan natin, mga kapatid, sa Amplified, the same verse, verse 16. And great. Okay, una niya, and great. Kasi nakalagay doon sa King James is, and without controversy, great is the mystery. Dito naman, inuna niya, and great, we confess, is the mystery. Yung mystery dyan, sa kanyang pag-amplify, nilagyan niyang the hidden truth. Okay? And great, we confess, is the mystery. What is that mystery? Is, or what do you mean by that mystery? Is the hidden truth of godliness. Alright. So, sa kay Amplify, sabi niya, we will now confess the mystery or the hidden truth of godliness. He, yung sinabing God was manifest, sabi niya, He, then close open parenthesis dyan, Jesus Christ. Yung He dyan, yung God na sinabing God was manifest in the flesh, nilagay niyang He, Jesus Christ, who was revealed in human flesh. Napakalinaw, mga batid, no? Kaya nga, yung controversy, yung kalituhan or sinasabi nilang hindi po. Dahil sikreto yan, misteryo yan. Kaya ang ibang mga grupo na nagtuturo, mga kapatid, about the Godhead, they cannot really explain the Godhead because to them, it is still a mystery. Misteryo pa rin, nakatago pa rin. Kaya ang sabi dito, ang mystery sa Amplified, the hidden truth, ang nakatagong katotohanan of godliness. Kaya ang sabi sa Amplified Bible, He, Jesus Christ, who was revealed in human flesh, was justified and vindicated,
in spirit, seen by angels, preach among the Gentiles or the nations, believe on in the world, and taken up in glory. See? Napakalinaw mga kapatid. Pastor Lordiano Saldivar, ito yung hinahanap mo no, na topic dahil sabi niya sa akin mga kapatid, may mga kapatiran na nadadaya, no, na nakukuha ng ibang tritarya na dahil hindi maintindihan yung the oneness of God. So dito mga kapatid, napakalinaw ngayon, dyan pa lang sa versikulo na yan, hindi po tayo malilito. Napakalinaw. Kaya tinawag siyang Amplified Bible dahil pinalawak, inexplain, ipiniliwanag niya yung mga talata o salita na nakita natin na parang hindi po nyo makukuha. Pero sa Amplified Bible, napakalinaw and great ang dakila ay ngayon aming ipapahayag ang misteryo o ang nakatagong katotohanan patungkol sa pagka-Diyos. Yung Diyos, yung Diyos ay walang iba ko di si Jesucristo na siyang nahayag sa laman. At ano pa, he was justified, pinatutunayan, at ito ay pinapatibay ng Espiritu. At nakita ng mga anghel, ipinangaral sa lahat ng mga bansa, buong mundo, all nations, at sinampalataya ng buong daigdig, at siya ay dinala doon sa kaluwalhatian. Wala mang ibang tinutukoy dyan. Hindi man yan si Muhammad, hindi man yan si Buddha, hindi man yan makapatid si sabi nating Ruben Eclio sa Pilipinas, hindi man yan makapatid si Confucius. Ang tinutukoy dyan ay walang iba kundi si Jesus Christ na siyang ating tagapagligtas. Kaya po mga kapatid, yung hidden truth, yung mystery, napakalinaw, ipinahayag na ni Apostol Pablo. And I would like to challenge our brothers and sisters sa ibang samahan na nagtuturo sa tatlong persona ang pagka-Diyos. Gusto ko pong malaman ninyo na ang sumulat po dito ay si Apostol Pablo. Amen. Si Apostol Pablo, una, si Apostol Pablo, siya yung tao nung Saulo pa siya na gusto niyang patayin ang mga Kristiyanong nangangaral sa pangalan ni Jesus Christ. Humingi siya ng mga kapahintulutan mula doon sa mga pangulong pari. Pero habang naglalakbay siya, nakasakay sa kabayo, biglang may liwanag sa itaas at tumama sa kanya at nalaglag siya sa kabayo at mayroong nagsasabi doon sa itaas, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusin? Now, tingnan niyo itong si Saulo. Si Saulo, isang monotheist, one God believer. Judaism siya eh. Hudyos siya. Ang mga Judaism naniwala na merong isang Diyos. Number one doctrine nila yan. Deuteronomy 6:4. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Amen. Yun mga kapatid ay nakalagay yan doon sa mga pintuan nila. Nakalagay yung Deuteronomy 6:4. Isang banal yan na utos. Nakalagay mga kapatid, pagbangon nila, alam nyo anong utos doon ni Moses? Pagbangon nila sa gabi, ikot niya ang Deuteronomy 6:4. Shema Israel Adonai Ikad, Adonai Eloheno. Yun po ang ilang ikukot nila yan. Every morning, din pagising mga kapatid, paglabas nila doon sa kanilang pintuan sa bahay, ikot nila yun mga kapatid. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Amen. One God believer ang mga audio. Kaya itong si Apostol Pablo, nung may narinig siyang boses sa itaas, ang sabing, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusin? Ngayon, anong sagot ni Saulo? Sabi niya, sino ka baga, Panginoon? Anong sagot ng tinig? Ako si Jesus na iyong inuusig. You see? Nagtanong siya. Dahil meron siyang kilalang Diyos eh. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Yung Jehovah na tinatawag sa Old Testament, mga kapatid. So anong nangyari ngayon, mga kaibigan? At doon, si Pablo, si Saulo naging Pablo. Paano siya nangyari ngayon? Binautismuhan siya sa pangalan ni Jesucristo. At ano pa ang mga bisturi sa buhay niya? Siya mismo nakaakyat doon sa langit. Kaya tinuro niya ngayon, nagaling siya sa langit, kinausap siya ng Diyos doon, mga revelation ng Panginoon patungkol sa church.
So anong nangyari ngayon, mga kapatid? Sinulat niya sa 1 Timothy 3:16, kayong mga tao na hanggat ngayon misteryo pa sa inyo ang pagka-Diyos, hindi na misteryo ang pagka-Diyos dahil yung Diyos, God, yung Diyos, yung salitang God sa Genesis 1:1:1, isa tuturo ko rin yan, mga kapatid. Yung God sa Genesis 1:1:1, ito yung God na sinabi ko, God manifest in the flesh. Amen. Yung Diyos doon sa Genesis 1:1:1, ito yun siyang nahayag sa laman. God was manifest in the flesh. He, Jesus Christ, who was revealed in human flesh. Okay? Basahin ko sa Tagalog, mga kapatid, ha? Ibang version ito. Filipino Bible Standard ang nakalagay doon, mga kapatid. Ito, pakinggan natin. Nahayag ito na may katiyakan. Verse 16 pa rin tayo, 1 Timothy. Ang hiwaga ng pagkamakadiyos ay dakila. Nahayag sa laman ang Diyos. Yan, napakaliwanag. Nahayag sa laman ang Diyos. Inihayag ng Espiritu na siya ay matuwid. Nakita siya ng mga anghel. Ipinangaral siya sa mga hintil. Sinampalatayanan siya ng sanglibutan. Tinanggap siya sa kaluwalhatian. Sino ito? Yung Diyos sa lumang tipan na Espiritu ngayon nahayag sa laman. Dahil sa lumang tipan, mga kaibigan, sa ating mga kapatid at mga kaibigan, yung Diyos sa Old Testament from Genesis to Malakay, Espiritu siya. Hindi siya nakikita. Wala siyang katawan. Espiritu siya, mga kapatid. Ngayon, nung merong hula na ang Diyos na ito, ituturo ko pa rin mamaya, mapatid, sa mga verses natin, ito siya ay darating ang panahon na maihayag sa laman. Tayong mga hintil, nabuksan ang ating mga kaisipan. Hindi tayo Hudyo, hintil po tayo. Ang daming sinasamba nating mga Diyos-Diyosa noon. Yung ating mga bahay, yung ating mga altar, puno ng sari-sari yung mga Diyos-Diyos na sinasamba natin. Dahil natakpan na piringan tayo ng katotohanan. Pero nung dumating ang liwanag sa atin, hindi sarili yun po. Anong liwanag? Dumating yung Biblia, salita ng ating Panginoon. Nabasa, may nagturo sa atin. May nagpastor na nagpaliwanag sa atin. Nakinig tayo sa Bible study. At nung naliwanagan tayo, mga kapatid, ang Espiritu Santo ang magbubukas ng ating kaisipan patungkol sa katotohanan. At nung natanggap natin, tinanggap natin si Jesus Christ at tayo binautismuhan sa kanyang pangalan dahil doon lang makapagpatawad ng ating mga kasalanan. Why? Because in the Bible says, there's no other name, no other Savior but Jesus Christ. At mula noong tinanggap natin ang Diyos, yung ating mga dating mga sinasamba, mga Diyos-Diyosan, ano yung mga pangalang tinatawag natin, wala na yun. Wala na. Bakit? Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, sa pangalan niya sa aklat ng Pilipos, walang ibang pangalan na ang lahat ng mga dila ay magsasabi, lahat ng mga tuhod ay luluhod sa pangalan lang ni Hesukristo. Sa pangalan lang ni Jesus Christ, mga kapatid. Kaya paliwanag po natin yung Genesis 1:1, in the beginning God created the heavens and the earth. In the beginning, God. 1 Timothy 3:16, this God manifest in the flesh. Right. Yeah. Napakaganda. Ang Diyos na hayag sa laman. Ito yung hango, mga kapatid, sa Tagalog na palagi nating binabasa. At walang pagtatalo. Without controversy. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Yaong nahayag sa laman, yung Diyos na nahayag sa laman ay pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Pareho lahat. Tumutukoy
sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit anong version. Sabi nga ng aming professor, mga kapatid, sa hermeneutics noon, we got so many, ito yung kanyang sabi sa amin, there are so many versions. Merong New King James Version, merong King James Version, merong New Living Translation Version, merong makapatid na mga na Revised Version. Ang daming mga versions. But, he said, there might be some changes in words, but the doctrine remains the same. The doctrine, yung pagtuturo, because the word doctrine means teaching. Yung pagtuturo, lalo sa pagka-Diyos, hindi po naiiba. Ganon pa rin. Hindi nagbabago. Kaya tayo'y napaka, alam niyo mga kapatid, napakaswerte talaga natin. Itong pagkakilala na mayroong isang Diyos, ito ay mga panampalataya ng mga Hudyo ito. Galing ito sa kanila. Kaya nga tayo ay naging adopted. I will teach that also, that yung salitang adoption, mga kapatid, paano tayo naging adopted children of God. So, ito mga kapatid, hindi ito atin. Pero dahilan sa nabulag din yung Israel, hindi tinanggap si Jesus Christ, napunta sa atin. Kaya huwag tayong magsasayang sa kaligtasan ito. Kung hindi ka pa nabautismuhan sa pangalan ni Kristo, huwag mo itong palagpasin, kapatid. Huwag mo itong palagpasin, kaibigan. Kahit sabihin mong nandyan ka sa simbahan ng Trinitarian, lumabas ka sandali at maghanap ka ng mga apostolic pastors simbahan na nagbautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Dahil katotohanan po, sabihin ko siya, hanggat di ka pa nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, hindi pa po napapatawad ang iyong mga kasalanan. Now, let me explain Genesis 1:1. Sabi mga kapatid sa Amplified, Genesis 1:1 explain, in the beginning, God. Ito yung sinabi ko kanina. Yung God sa 1 Timothy 3:16, ito yun siya. Dahil Diyos siya noon, di siya nahayag. Pagdating sa New Testament, according to Apostle Paul, who just came from heaven, taught the subject without controversy, great is the mystery of godliness, God manifest in the flesh. Sino yung sinabi ni Pablo na God? Yung sinasamba ko noon na may mga Judaism mula sa turo ni Moses sa kautusan. Hanggat ngayon, dala-dala namin yung Torah. Dala-dala namin yung Torah. I believe that there's only one God, but I do not know His name. But when I received that light from heaven, ako ay nalaglag doon sa kabayo at nabulag ako ng 3 days. But after 3 days, somebody came by the name of Ananias and prayed for me, and those scales was removed from my eyes, and I was baptized in the name of Jesus, because that's the name, the voice that I heard from heaven. He told me, I am Jesus whom thou persecuted, because I asked him, who art thou, Lord? See? The Lord give him that perfect, correct, absolute answer, the only saving name, I am Jesus whom thou persecutest. And this Jesus whom I received through by baptism, I saw him personally, because I've gone up to the third heaven and I saw him, and he taught me things that must come to pass for the church. Exclusively for the church, because God had chosen me to become a preacher to the Gentile people. We are privileged enough, mga kapatid. Our Apostle Paul is not an ordinary apostle. He been to heaven. So walang controversy. Sabi niya, yung Diyos na kilala ko noon, wala akong alam na pangalan. Pero ngayon, wala na akong iba pangaral pa. Pangalan ni Jesus Christ. So, na-explanation niya dito sa Genesis 1:1. In the beginning, God. That God there is Elohim. Elohim. The word Elohim is a plural form of the word El. Created by forming from nothing the heavens and the earth. Okay? In the beginning, sa King James, in the beginning, God created the heavens and the earth.
dito sa Amplified, in the beginning, God, that Elohim, by forming from nothing. See? Yun kasi ang creation, mga kapatid. Creation means you do something or you made something out or you create something out from nothing. Kaya tama yung sinabi dito sa Amplified, by forming from nothing. Tayo lang ang hindi from nothing. Yung kasing langit, sinasabi lang ng Diyos niyan, let there be heavens, let there be seas, ocean, trees, birds, animals, out from nothing. He just spoke the word. But man, you made out of the dust. God made us or created us from something, out from the dust of the ground. So, anong sabi mga kapatid? In the beginning, God. Okay? I explained that already. Yung God na ito at saka yung God sa 1 Timothy 3:16, isa lang ito siya na kailangang magpahayag sa laman. Alright? So ano yun? Dito mga kapatid, yung salitang Elohim, ang sabi ng Trinitarian, that is plurality. That is, the word Elohim is plural. Correct. No question about the plural form. But that is not a plurality of deity. That is the plurality of God's attributes, of God's power. It's not plurality about two gods, three gods. That's impossible. Amen. That is not plurality of deity. That's plurality of His attributes being God. So, may yung liter, yung Elohim, merong footnote dyan. Merong explanation, ayun na yung Elohim. So, ito yung explanation niya, mga kapatid. Amen. Genesis 1:1, this is the footnote of Elohim. This is originally a plural form based on the word El. Now, that is the singular form of God, yung El. Root meaning strength. So, yung El, ang ibig sabihin niyan ay strength. Which itself is used to refer to God in compounds. Yeah. Kasi sinuri ko talaga yung compounds, mga kapatid. That is under the parts of speech sa ating adjective. Dahil yung adjective, alam po natin, is nag-modify sa noun, no? Adjective is used to modify the noun or to describe the noun. Kaya under the adjective, meron tayong tinatawag na compound language. So, yung God, yung El at saka Elohim used to refer to God, yung Diyos, in compounds like El Shaddai. Two words. That's the word compound. El Shaddai. El Shaddai. One, El Shaddai. Another word. It's compound. Dalawang salita na pinagsama na may kahulugan. So anong ibig sabihin ng El Shaddai? Almighty God. That's the plurality based on the explanation, mga kapatid, dito. Ano pang mga plurality, mga kapatid? Jehovah Jireh. Jehovah Rapha. Ano pa? Jehovah Shalom. Jehovah Shammah. Ang daming mga compound words. Ang ibig sabihin ng compound, made by combining two or more words. Kaya, yung Elohim dyan, mga kapatid, hindi po yan nagre-refer na merong dalawang Diyos. Hindi man pwedeng, in the beginning, God created the heavens and the earth. Hindi po pwedeng dalawa sila o tatlo doon. Siya lang nag-isa. Na hindi tayo pwedeng malilito, mga kapatid. Hindi tayo pwedeng madadaya. It refers to the power of God Almighty. So yun ang ibig sabihin ng Elohim dyan. Hindi po yan tatlo, dalawa, lima, marami. It's the compound word describing God. The El Shaddai, the El Eloah, the Jehovah Jireh, the Jehovah Rapha, the Jehovah Chidkino, the Jehovah Nisi, the Jehovah Shalom. At ang dami pa dyan, mga kapatid, na nagiging compound words. Kung tingnan mo, it's in plural but not, does not refers, mga kapatid, sa deity of God. Yung pagka-Diyos, hindi po, kundi yan ay sa kanyang kapangyarihan. Tingnan natin yung i-jive natin sa John 1:1.
Genesis 1:1, John 1:1. So anong sinabi ngayon ng John 1:1, mga kapatid? Explain John 1:1. John 1:1, in the beginning, before all time, was the Word. At tilagay doon sa Amplified, yung Word is Christ. And the Word was with God, and the Word was God Himself. Oh, napakalinaw, no? Hindi nag-iba. Hindi nag-iba, mga kapatid. In the beginning, before all time, was the Word. Ano yung Word? Is Christ. And the Word was with God. Okay? Ang Word na si Christ ay nasa Diyos. Hindi hiwalay. Hindi hiwalay. Ikaw, pag meron kang salita, hindi hiwalay sa'yo. Galing sa'yo yan. And the Word was God Himself. So ang conclusion niya, napakaganda. Yung salita, ayon ang Diyos mismo. That's right. Sa King James, kinuha ko rin yung King James, mga kapatid. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Dito sa Amplified, ang conclusion niya, last words diyan, sabi niya, and the Word was God Himself. Oh, napakaliwanag. Now, meron din siyang footnotes, mga kapatid, doon sa Christ. In the beginning was the Word. Sa kanya, in the beginning, before all time, was the Word. Yung Word dyan ay Christ, nilagay niya. So yung Christ, meron siyang footnote. Yung the Word din, meron siya. John 1:1, in John the Apostle's vision, Revelation 19, he sees Christ returning as warrior, Messiah, King, and his name is called the Word of God. Revelation 19:13-16, and the Lord of Lords. Kaya yung Word, mga kapatid, walang ibang tinutukoy kundi si Jesus Christ lang din. Saan ang galing yung Word? Doon sa Diyos. At sino yung Diyos? Yun yung Word, at yung Word, siya yung Diyos, nandoon lang sa Kanya. Hindi iwalay, hindi iba, hindi po ibang persona yung Word na si Christ. Kundi siya lang yung lumabas mula doon sa God na kanyang binabanggit. Now, tingnan natin ang isa pang footnote niya. In John 1:1, in this phrase, God appears first in the Greek word order, emphasizing that the Word, yung Word, Christ was God, so God Himself. So pinaliwanag niya na yung Word ay si Christ, at si Christ yung God, at yung Word kasi si Kristo yun, as was God, and then so God Himself. Yung Word sa pasimula sa John 1:1 at saka yung Genesis 1:1, siya lang. God Himself. Amen. Wala pong pagkakaiba. Sa Tagalog, napakalinaw din. Ang nang pasimula, siya ang Berbo, at ang Berbo ay suma sa Diyos, at ang Berbo ay Diyos. Amen. Ang Berbo ay Diyos. Napakagandang paliwanag ni John, mga kapatid. Iba ang presentation ni Apostle John patungkol kay Jesus Christ. Siya yun. Siya yun, the Word, na ang Diyos nagsalita lang doon sa Old Testament, and the God spoke the words. Sinabi anong ginawa niya. Example, let there be light. And there was light. Anong ginawa doon? He just spoke the Word. It's just the Word ang ginamit doon, mga kapatid. Kaya dito'y napakahalaga ito sa bawat isa sa atin. Now, one God and Holy One. One God in the Bible and the Holy One in the Bible. Ito na yun siya ngayon, mga kapatid. Basahin natin. Sa Isaiah 9:6, for unto us a child is born. Hindi man pwede. Tapusin ko lang muna. Unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name, my friends, amen, it's not names, but his name shall be called Wonderful, amen. Counselor, yes. The Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Hallelujah. His name shall be called. That's right.
For unto us a child is born, a son is given. Ang Diyos po hindi lumalabag sa law of nature, physical birth. Hindi mapwedeng lalabas siya bigla, mga kapatid, na oh, nandito si Christ, biglang malaki. Hindi po. Siya po ay nag-undergo sa process. Wala siyang nilabag. Kailang ipanganak ang batang ito at sa kanya ibibigay ang kapamahalaan na sa kanyang balikat ay ipapatong at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha. Amen. Amen. Kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, pangulo ng kapayapaan. Ano pang hinahanap ng ating mga kaibigan? Mamaya po, mabigay natin ano yung Trinity talaga. Walang hanggang Ama. Hanapin mo ang kamanghamanghang Diyos. Sino? Si Jesus Christ. Ngayon, pinag-pray nyo mga Trinitarian pastors, yung inyong mga kapatiran na nalito na takot sa COVID-19. Anong ginamit ninyo? Hindi nyo pinag-pray sa pangalan Ama, Anak, Espiritu. Sa pangalan ng ni Jesus Christ. Bakit? Siya lang ang counselor eh. Siya lang ang the best counselor. Amen. Wonderful counselor. Ano pa? Makapangyarihang Diyos. Oh, mighty God. Sula. Kanino kayo tumatawag? Kay Jesus Christ lang din. Ano pa? Walang hanggang Ama. Bakit kayo na problema nga? Si Kristo ay hindi Ama, hindi Espiritu, anak lang siya. Bakit kayo nagproblema na ang Biblia nagsasabi, sana ang pakinggan natin, Biblia, hindi yung haka-haka natin. Mga kaibigan, mga kapatid, mga kapatiran, saan man kayo, mga nagsisimba ng Trinitarian, ang hanap natin ng Ama, siya nga yung tatawaging walang hanggang Ama. Yung Diyos, nagkatawang tao lang, hindi na naintindihan. Narinig ko rin preaching ni ano yun, ni Sir T.D. Jakes. Si Sir T.D. Jakes, one baptized yan in Jesus' name. He grew up as a oneness preacher. He grew up in a one God believing church. Ngayon, mga kapatid, hawak pa rin niya yun. Yung one God, nangaral siya eh. Ito yung narinig ko mapit nag-preach siya. Kayo, nung ipinanganak lang ang Diyos, hindi ninyo maintindihan ang Diyos. Sabi niya, yung Diyos na dakila, yung Diyos dool sa Old Testament, nung nagkatawang tao sa isinilang siya, hindi niyo naintindihan. And he was preaching sa isang conference ng mga Trinitarian pastors. At alam niyo mga Trinitarian pastors, tumaas ng kamay, nagpalakpak din. You see? They heard the words of God, but their eyes and their minds stare locked up. Yun yung mga totoong na locked up ngayon, mga kapatid. Na locked down sila sa maling katuruan na nasa kadiliman. Mamaya, ituturo pa natin yun. Makapangyarihang Diyos, Almighty God, walang hanggang Ama, Everlasting Father, ano pa, Pangulo ng Kapayapaan, Prince of Peace. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, kung nasa Trinitarian makayo na grupo, it's time to pray now. Right. Kaya salamat sa Panginoon, meron tayong 10 candidates for baptism. At alam ko, madadagdagan pa yan. Bakit? You share the gospel. Amen. You share the message. Mga bisita, mga kaibigan, pag matanggap nyo ito na na-share sa inyo, ulitin ko po, walang ibang tagapagligtas kundi ang pangalan lang ng ating Panginoong Jesucristo. I will mention that always, mga kapatid. Dahil pag matanggap nyo ito, hindi mo na kailangan haba ng explanation, mga kapatid. Ang kailangan mabanggit palagi na ang pangalan ng Jesucristo, yun lang po ang magpapatawad ng ating makasalanan. Now, dagdagan natin. Sabi dito sa Deuteronomy 6:4, yung sinabi ko kanina, alam mga kapatid, yung Deuteronomy 6:4 nakalagayan sa pintuan. Nakalagayan sa puso. Meron pa silang belt na nakalagayan. Kailang noon nakalagayan. Deuteronomy 6:4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ikad. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Pagtulog, ikot nila. Pagising, ikot nila. Paglabas sa kailang pintuan sa trabaho, ikot nila yan. Pagpasok sa bahay, ikot nila yan. At isa pa sa sinabi makapit sa history, bago mamatay ang Hudyo, maputulan sa kanyang hininga, hiwalay ang espiritu,
I-quote niya yung Deuteronomy 6:4. Bakit? Alam nila na isa lang ang Diyos na dapat ilang sasambahin. Amen. Hallelujah. Anong sinabi ng Deuteronomy 6:4? Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Isa lang. Deuteronomy 6:5, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy might. Isaiah 43:14, thus saith the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel. For your sake I have sent to Babylon and have brought down all their nobles and the Chaldeans whose cry is in the ships. For Isaiah 43:15, I am the Lord, your Holy One, the Creator of Israel, your King. The Holy One, the Creator of Israel, mga kapatid. Now, meron ako magandang bersikulo ibibigay sa inyo. James 2:19. Santiago 2:19. Basahin ko sa Amplified. You believe that God is one. Ye do well to believe that. The demons also believe. Maha. Di pa mga demonyo naniwala na isa lang talaga ang Diyos. They believe that. And shudder and bristle in awe, filled with terror, they have seen his wrath. Alam nyo, itong demonyo, Satan, yun ang description niya. Satan, demons, devil, the dragon. Iba yung antichrist, iba yung false prophet. Po yung mga demons, evil spirits, mga kapatid, devil, Satan, isa yan, kasama yan sa kanya mga titulo. Antichrist, false prophet, specific yon, mga bulaang preacher, bulaang propita, and then itong antichrist na dalalabas, mga kapatid, pero yung mga demons, devil, mga kapatid, Satan, isa lang po ang pinanggalingan si Satanas. Now, tingnan yung Satanas. Si Satanas ay ama ng lahat ng kasinungalingan. Kasama yung mga ngaral na mayroong tatlong Diyos, tatlong persona. Kasinungalingan yon. Ang demonyo, hindi niya kayang pasinungalingan. Bakit? Galing siya doon sa langit. Lucifer siya noon. Please hear me. Lucifer siya noon. Siya yung tagahatid ng worship doon. Wala siyang ibang nakikita doon. Isang Diyos lang. Nainggit lang siya doon sa mga pag-worship ng mga anghel. Yung bang napakasarap naman kasi nakaupo, sinasamba ka. Nainggit. Gusto niyang agawin yung trono. Isinipa ng Diyos. Hinulog. At the pit of his finger, sabi ng Lucas, mga kapatid, sa Bible reading, sa finger lang ng Diyos, nalaglag si Satanas o si Lucifer. Pagkahulog niya, Satanas na siya. Now, ano sinabi ngayon ni Santiago? Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay isa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsampalataya at nagsisipanginig. Tingnan niyo. Pati yung demonyo, ang sabi ng Biblia, ang mga demonyo man ay nagsisampalataya. Napakaliwanag na isa lang talaga ang Diyos. Si Satanas, ulitin ko, yung demonyo na yan, yung devil na yan, ama ng kasinungalingan yun. Father of lies. But he cannot lie the truth. He cannot produce another lies. But to admit that there is only one God. He cannot make another lies, mga kapatid. When he thinks about God, I cannot deny. There's only one God. And he even trembles. Nanginginig nga ang demonyo. Bakit itong mga taong ating mga kaibigan, mag-anak pa natin yung iba, bakit nagtuturo na may tatlong persona ang Diyos? Yung demonyo nga natatakot. Nanginginig pa na mayroong isang Diyos. Bakit? Ano bang pinanghawakan ninyo mga kaibigan? Sa trono ng Diyos, isa lang din doon. Yung Diyos na Espiritu nayag sa laman, anong di naintindihan natin doon? Of course, bilang anak, tatawag siya ng Ama. Ano yung tumatawag ng Ama? Hindi yun ang Diyos, yung kanyang human side. Bilang tao siya, bilang anak siya at tao siya, igagalang niya yung salitang Ama, kaya tatawagin niyang Father. But in reality, mga kapatid, in the essence of his deity, wala siyang tatawaging iba. Bakit? Doon nananahan sa kanya ang pagka-Diyos. Kasi si Satanas,
hindi kayang magsisinungaling. Right. Amen. Hindi pwede. Many books, chapters and verses about one God. Holy One. The only one God. But no Trinity. Zero. Wala kang mabasa sa Biblia. Holy Trinity. Wala nga siya labing holy to. Holy One lang. Walang holy two, holy three, holy four, holy five. There's only one. The Holy One of Israel. The only one God. And the devil and the demons and the devils trembles and believe that there is only one God. Amen. Oh, my Lord, mga kapatid. Amen. Oh, tama yan, Brother Ali, sa Cebuano. Ang yawa, si Satanas, nagatuo na dunalay usa ka Dios ug nagkurog pa sa kahadlok. Pero kining atong mga higalang nga magwawali, mugarahin og wali nga dunay tulo ka persona ang Dios. Tulo ka tao ang Dios. Tapos di ra ba sila mutuo nga tulo, isa ra daw pero tulo ka persona. Unsaon man pay imong usa ra nga tulo man, isa ang Ama, isang Anak, Espiritu. Isa man 1+1+1. Hindi masabtan po na ilang pagtudlo. Mga kapatid, hindi mo maintindihan yung kailang pagtuturo. Isa lang ang Diyos, pero may tatlong persona. May persona ang Ama, ang Anak, Espiritu. Bilangin natin, Pastor, ilan yan? 1, 2, 3. Dapat tatlo, hindi. Isa lang yung tatlo. Paano mo isang tatlo na iba-ibang tao? Diba? Very confusing. Hanggat ngayon kasi sa kailang, misteryo pa lang yan. So, ano nangyari? Sa Bible, so many books, from Genesis to Revelation, isa lang ang Diyos. Ang daming chapters and verses, one God, holy one, but no Trinity. Zero. Right. Zero record, mga kapatid. Now, dito tayo sa history ngayon. Binasa ko yung kay Sir Bernard kanina. The Council of Nicaea is of immense historical significance. Immense means supreme. No? Parang sila na yung pinakamataas. Sa time na yan, sa Council of Nicaea, it's an immense historical significance. Nag-decision itong Council of Nicaea. Ano yung kailang napagkasunduan? Tingnan nyo, masaklap mga kapatid. The Council of Nicaea is of immense historical significance as, number one, the first ecumenical council of post-apostolic Christendom. Alam nyo yung the birth of the church? Anong sunod sa birth of the church? The revival church. Anong sunod doon? The persecuted church. Nung pinersecute ang church, bigyan ko kayo ng history mamaya dyan. Yung inuusig ang church, nung pinaghuli na sila, bakit? Kasi nakalagay din dito. Siguro tapusin ko muna. So, ang number one, the first ecumenical council of post-apostolic church. Meaning, post, after. After yung post, pagkatapos na natakpan yung post-apost, yung apostolic messages because of this too much persecution, mga kapatid. Killing, amen, beheading, burning them alive, mga kapatid. Kaya nung medyo nag-subsidal na pinatay ang mga Kristiyano. Ang tawag dyan is post-apostolic Christendom. Merong first ecumenical council. Nandito sa atin yan ngayon, presently. Economical. Ano yung economical, Pastor? Iba-ibang mga grupo na nagsasama. Pero mo, may economical movement dito sa Pilipinas, pero tayo mga apostolic, hindi sinama sa listahan. Pero kahit anong gagawin lang, hindi tayo sinasama, alam nyo ba anong balita? Tayo rin ang tinatawag doon, mga kapatid. Noong nagkabukas ang krami, sila lang doon, mga kapatid. Pero nung nag-pray ako personally, nag-pray sabi ko sa church, itong Camp Krami nasa Quezon City ito, dapat makapasok tayo dyan. Pagdadaan ko sa EDSA papuntang headquarters para mag-report o may mga meetings, I pray, Lord, one of these days makapasok dyan. Binuksan ng Diyos, mga kapatid. Nakapasok tayo doon. Nagturo tayo doon ng Word of God. Nauna yung mga Trinitarian pastors. At nung sinabi ni Sir Hangaw, Pastor, kayo magturo sa sunod. Nung nagturo na tayo, mga kapatid, nandyan sila, mga pastors na kinig. Habat nagturo na tayo, nagturo, mga kapatid, to God be the glory. Pati sila nagsabi na, Pastor, hindi na kami magturo, kayo na lang.
Kayo na lang, makinig na lang kami sa inyo. Hanggat nagturo tayo ng bautismo, mga kapatid, nakabaptize tayo doon. At nung napunta kami sa ibang department ng PNP, mga kapatid, nandoon, nakita ko na yung mga wanis doon. Sabi na ibang mga pastor, sir, pagkakataon natin to, tayo naman ngayon nandito. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Nakapasok tayo doon. Bakit? Hanggat bukas pa ang pintuan ng kaligtasan. Ngayon, itong PNP squading, mga kapatid, malaki ang papel naman natin dito. Pag makita ng apostolic, dahan-dahan silang mawawala. Dahan-dahan. Bakit? Di na kayang haharangan ang tunay na pangangaral. May economical movement sa Pilipinas, pero hindi tayo sinasali. Hindi tayo inilalagay doon ang ating pangalan. But it doesn't matter, mga kapatid. Pero ang Diyos gumagawa ng paraan na makapasok tayo doon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ano ang number two, mga kapatid? Yung kanilang immense historical significance. Yung una, ecumenical movement. Pangalawa, the first but not final official step in the formulation of Orthodox Trinitarianism. Yon. Orthodox Trinitarianism. Dito ngayon nag-umpisa ang Trinitarianism. Dito. Bakit dyan lang umpisa sa 325 AD? Kasi wala sa Biblia. Maliban wala sa Biblia, wala din sa langit. Bakit? Si Satanas nagsabi, isa lang ang Diyos. Takot na takot nga ako. Hindi siya pwedeng magsinungaling na mayroong isang Diyos dahil mapaaga siya mapunta sa impyerno. Mapaaga Satanas, mga kapatid. Kaya ano nangyari? Si Satanas nag-umamin. Umamin. Sabi niya, walang ibang Diyos. Tama ka. Tama kayo mga wanis. Sabasahin ko sa Tagalog, ikaw ay sumampalataya na ang Diyos ay isa. Mabuti ang iyong ginagawa. See? Sabi ni Satanas, tama ang iyong ginagawa. Mabuti ang iyong ginagawa. Kayo mga one God believers, correct kayo. Perfect kayo. Hindi kayo nag-fail dyan. Tama kayo. Tama kayo. Bakit? Dahil ang mga demonyo, kami nga eh, naniwala na may isang Diyos. Ayaw ko ito ibang mga ngaral. Saan lang kinuha yun? Wala sa langit yung tatlo. Wala sa Biblia yung tatlo. Saan ang galing pala? Dito, sa tinatawag nating konsiho sa Nicea, economical movement. Ano ang pangatlo? The prime development in the merger of church and state. Now, kita niyo, di ba? Ano ngayon, mga kapatid? Ang Catholic. Dahil sila man kay Constantine ito. At ang gobyerno nagsama. Sa kailang pulpito, binabanatan ang gobyerno. Dahil gustong kontrol, nagsama ang simbahan at ang estado. Pero may batas tayo. Hiwalay ang simbahan, hiwalay ang estado. Pamahalaan. Pero anong ginawa nila? Pinagsama-sama. Sila ang mag-control. Sila ang magdidikta. Yun ang tatlong nabuo nila. Una, the first ecumenical council of post-apostolic. Pangalawa, the first but not final official step in the formulation of the Orthodox Trinitarianism and the development of the merger of the church and the state. But understand, part church, pastors, viewers, listeners, ang sabi ni Satanas, tama ang inyong paniwala na may isang Diyos. Tama. Tama ang inyong ginawa. Wow, hallelujah. Tama ang inyong ginawa. Kahit kami nga mga demonyo, naniwala ang na may isang Diyos at nanginginig pa kami. Totoo yan, dahil pag inyong pasinungalingan yan, puro na lang kayo dikta na ganito, maaga kayong matapon sa impyerno. Kaya kailangan natin magbasa, mga kapatid. Now, ito pa ang mabigat. The Roman Emperor pronounced the decrees of the council to be divinely inspired. See? Napakabigat. Si Nero na siyang emperor sa panahon na yan, the Roman Emperor pronounced the decrees of the council to be divinely inspired. Kita mo yan? Kaya mga Trinitarian pastors, ang nagbigay sa inyo ng inspiration, yung emperor sa Roma. Yung emperor sa Roma, yun ang nagbigay ng inspiration sa inyong turo. Pero yung aming tinanggap mula sa Biblia, ito ay inspired mula sa ating Panginoong Hesukristo. We are inspired by the Holy Spirit. Pero ang doctrine ng Trinity, inspired only by the Roman Emperor.
That's in the record, mga kapatid, in the history. Ano pa po? Promulgated them as laws of the empire. Sinama na na batas doon sa kanyang nasasakupan, his empire, and made disobedience punishable by death. Ang sino mang hindi susunod sa turo ng Trinity, at dahil ito ay napinunasan, na-inspired ng emperor ng Roma, ang sino mang ginawa namin itong batas ngayon sa buong nasasakupan, at ang sino mang susuway, hindi makinig at susunod, ay paparusahan ng kamatayan. And made disobedience punishable by death. Oh Lord, kaya ang daming mga Kristiyanong pinatay. Ang daming mga Kristiyano, mga kapatid, na sinunog. Buhay, binuhusan ng oil o ng langis o gasolina at sinunog, ginawang torch sa oras ng gabi. Pero history tells us na habang sila ay nagliliyab, binuhusan ng langis o gasolina, kurudo, habang sininihan, habang nagliliyab ang mga Kristiyano, umaawit lang sa Panginoon. Hallelujah. Yung mga pinakain sa mga liyon, umaawit lang sa Panginoon na nanalangin. At ang palagi niyang marinig yung sinasabi, Hallelujah, Jesus. Yes. Kaya doon din nasiraan ang bait si Nero. Bakit? Nagtaka siya. Bakit itong mga taong ito nagliliyab na, pero nagpupuri pa rin sa kailang Panginoon? Yun ang mga naranasan nila. Yung post-apostolic, mga kapatid. Then ano pa po? For the first time, a political ruler convened an ecclesiastical council, became a decisive factor in determining doctrine, and instituted a church creed. See? Church creed na. Turo na lang ng simbahan. For the first time, Christendom, listen to this, adopted a written creed other than scripture and made subscription to it mandatory. Ano ang nadesisyonan ng konsihong ito? Tinanggap nila, adopted the written creed rather than the scripture. Kaya nga, itong Trinity, marami patang sasabihin diyan, hindi lang yung pagkakilala sa Diyos. Ang dami nilang tinanggap na galing lang sa utos ng tao. It is a written creed of men and rejected the scripture. At ang kanilang ngayong mga natanggap galing sa tao, ginawang mandatory lang. Mandatory na. Yung Bible, left out na. Wala na, mga kapatid, yung authority ng scripture. And for the first time, the state inflicted civil penalties on people who did not conform to church dogma. See? Church dogma. Yung mga tao, yung mga mamamayan, ngayon ay naparusahan na iba't ibang penalties. Bakit? Dahil hindi nila tinanggap, mga kapatid, ang pagtuturo ng tao. Kaya ang lumalabas ngayon na pagtuturo sa ating mga kaibigan, maliban sa mga apostolic, mga one God believers, yan ay pagtuturo ng tao lang. That's the Council of Nicaea, 325 AD. Now, isa sa mga advocators o advocate ng Trinitarian, ito sabi niya, Tertullian taught that the Trinity, okay, ulitin ko po, Tertullian taught that the Trinity was only temporary. It had a beginning and will have an ending. O, isa sa mga advocates nagsasabi na ito siya ay temporaryo lang at mawawala ito. Bakit? Hindi ito mananatili. Siya mismo nagsabi, Trinity doctrine begins. We believe in one God. O, ito sila. Trinity doctrine begins. Ano yun? One God in three persons. One personality for the Father. One personality for the Son. And one for the Holy Spirit. Three personalities or three human bodies. Yan naman ang body as human. Tao yan. Kung sabi mong person, tao yun. They believe in three persons in the Godhead. Nakakalito. Isang Diyos na may tatlong persona. Paano maging isang Diyos yan?
na pag i-define mo yung salitang person, that is a separate being. Tatlo yung tao na yan. Isang ama may katawan, isang anak may katawan, espiritu may katawan. Tatlong persona. Iyon ang kailang doktrina, mga kapatid, na hindi natin mababasa sa Biblia. Ano pa po ang turo nila? Tatlong persona, ano pa? Bautismo sa mga bata. Bininyagan ang mga bata. Galing sa kanila yon. Ano pa? Pagsamba sa mga Diyos-Diyosa. Galing sa kanila. Ano pa? Purgatory. Prayer for the dead. Praying to me. Amen. Pray, mga kapatid, to Mary and other apostles and feast celebration. At yung tinatawag nating spiritual darkness. Dark ages. Ano pa? May mga indulgences. Yung indulgence, ano po yan? Remission of part or all of the temporal and specially purgatorial punishment. Yung indulgence, when your money clings, the soul of your loved ones will be transferred kay ng pamisa, ang mahal ng bayad. Once your money clings, ang tawag doon, indulgence, na ang kasalanan daw ng mga departed loved ones natin, na sa temporaryong lugar, na sa purgatorio, kung magsigip ka pamisa, sige hulog ng pera doon, mailipat sila doon sa magandang lugar, which is another false doctrine. Saan po nang galing kasi? Galing na sa tao. Yung binuong konsyensya, nagtatag sila ng kailang sariling pagtuturo, at doon mga kapatid, nagbuo sila. Yung Biblia hindi na sinunod. Kaya ang nagkalituhan, ito naman mga tao natin, nag-aral na ng malalim na theology, mga kapatid. Nag-doctorate na sa doctor of theology na, mga kapatid. Lahat inabot na. Pero bakit hindi narating ang katotohanan? Ano sinabi sa Apostol Pablo? Ever learning but never come to the knowledge of truth. Ang dami ng natutunan. Ang dami ng napag-aralan, ang dami ng nabasa, ang dami ng mga theological school na puntahan, pero hindi nakarating sa katotohanan. Ever learning but never comes to the knowledge of truth. Kaya sa ating mga kapatid, tayo po mga kapatid ay kailangang magpatuloy sa pananalangin na tayo po ay biyayaan ng ating Panginoon palagi. Na hindi tayo mabigyan ng maling paghasik ni Satanas sa ating mga panampalataya at paniniwala sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo mga kapatid, dahil sa ating oras ay wala na. Sa sunod ko na pagtuturo, next Wednesday na po mga kapatid, kasi Friday Bible study na ng church, exclusive po yun. Yung ibigay natin yung that church declines. Na dumating din yung church sa pag-decline dahil sa sobrang pag-uusig. At doon lumalabas itong mga pagtuturo, mga kapatid, na hindi natin matatanggap mula sa salita ng Panginoon. Nothing personal. We are just sharing the gospel, the truth about the Bible. Hindi tayo kumukuha ng anumang turo sa sarili natin. Yung mga traditions, yun may yung sinaway ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. You only love me from your lips, but your heart is very far from me. Yun po ang sinabi sa Matthew chapter 7. So sa next meeting natin, ipagpatuloy natin to. Bibigyan natin ng kunting history pa para maunawaan. Amen. But again, para sa ating lahat, na mga kaibigan natin kailangang maligtas. Walang ibang Diyos. Si Satanas, James 2:9, natatakot, nanginginig, naniwala. Ang sabi niya, tama kayo. Mabuti ang inyong ginawa. Naniwala kayo na meron lamang isang Diyos. Kami nga, mga demonyo, nanginginig sa takot at naniwala na merong isang Diyos. So, what will we do? The Bible speaks the reality that there's only one God. Next Wednesday, Lord willing, merong pa tayong pag-aralan, mga kapatid. Tayo po ay mananalangin ngayong gabi. Meron tayong isang prayer request dito kay Sister Jeannie Avis. Complete healing sa kanyang lagnat at sa lahat po na may mga karamdaman na yung nararamdaman sa iyong pangatawan, and we will rebuke that. Yes.
we will ask the Lord to cast that fever out from your body, from our body. Dahil wala pong ibang dakilang manggagamot ngayon ang ating dakilang Panginoong Jesucristo. Trust in the Lord always, every morning, before we sleep, mga kapatid. Always claim the good health from the Lord. And waking up in the morning, raise your hands, raise your voice, and give thanks to God. Lord, thank you for the good health today. Thank you for a good mind, sound mind, a good heart, a sound heart, Lord, na kami ay buhay, malusog, walang karamdaman. Yes. Lahat po tayo, mga kapatid, magpapasalamat sa ating dakilang Panginoong Jesucristo, mapagpalang Diyos, dakilang Ama. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, kami po ay nagpupuri, nagsasamba. At kami po ay nagpupugay at nagpapasakop sa iyong kalooban. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong mga salitang ito. Saan may ito ma-share, Panginoon? At alam ko, O Diyos, kailangan itong marinig ng aming mga kaibigan, mga mahal sa buhay, mga kamag-anak na makapatiran, Panginoon. To share this, Lord, it's in the Facebook. To click the word share at maiparating doon sa aming mga kaibigan, sa mga kakilala. Lord Jesus Christ, I pray, Lord, open the minds of their understanding. Open the hearts, O Lord, na kailang matanggap na meron lamang isang Diyos at walang ibang takapagligtas kundi ang pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo at sa pamagitan ng bautismo sa kanyang pangalan. Lahat ng makasalanan ay mapapatawad.